nais pong mag-alay ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Santo Rosario, maaari po kayong makipag-ugnayan sa harap ng ating simbahan. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Grace Ana Alice Gahol, Verbosidad Family, Wilma Domingo, Florida Tabian, Lourdes Texon, Rolando Diaz, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Melinda C., Cheche de Ocampo and Family, Elida Catherine Espino, Jose Sidamon, CFF Lim, Bong and Helen Adon and Family, Rose Nicolas Family, Soriano Family, Nora and Ryan, Dantes and Salas Family, Veronica De Vera, Helen Rosita Lucendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Maribic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Sylvia and Pilar Larin, Ryan and Mark Pilarca, Maria Madonna Marikit. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Asmin Sebeldia Lim, Evangeline Lacap, Efren Alcober, Desiree Aranas, Maribeth Doroen, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Stephen Kurt Robles, Rosene Correa, Angeline Mendoza, Sherman Violeta Dicena, Judith Miguel, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Sophia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Violeta Lit, Box Lauron, Fred Nadres, Jose Ferro, Jay Cura, Ronaldo Cabigting, Ferdi Del Mundo, Emma Aho, Rosemary Piscacio, Ronald Salamat, Zinaida Arce, at Yamamoto Sowichi. Natatanging kahilingan nila Lou Alcuber, Antonia Tibagakay, Edelita Villasica, Gillette Yopanco, Lydia Kaskasan, Antonio Hernandez, Vincent Asada, Adriana Gabriel Hernandez, Cherry Manzano, Carolina Garde Bilbaeno, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Cristina Martinez, Christian Salazar, Hernando Cuaterno, Ajereco Pexon, Hazel Uy, Nicole Martinez, Stephanie Arcilla, Veronica De Vera, Helen Rosita Lucendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Malibic Olivia Garcia, Marieta Garcia and Family, Rosalina Mopas, Sylvia Larin, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Ferro Family, Maria Elena Stanislao, Ellen and Gail Sogipid, Ferdi and Aji Del Mundo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Adon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa,
Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Renato and Lucia Sabado, Rochelle Cabanayan, Morales, Rinaldo, Tomas III, Antonia, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Josefa, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mindanyo, Josinoli Colinares, Luisa Bersaba, April Rose, Cirilo Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Karangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Antonio, Angelina Regalado Pineda, Victorio Garcia Jr., Piping, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Daniel, Josefa, Crescencio, Chodoro, and Consuelo Cordova, Victorio, Antonia Sarmiento, Lourdes, Edgardo David, Claudia, Lolita, Federico, Baselisa, Monico, Mariano, Elizabeth, Lucina, Emilia, Mioda, Rosendo, Erwin Vismanos, Mercedes Tan, Sisto Senyora, Francisca Magbitang, Lucena Castro Cruz, Herminio Atienza, Anastasia, Maria, Damaso, Alfredo, Julito, Rosario, Francisca, Julio Sr., Julio Jr., Jesus, Tirso, Aurelio, Dario, Primo, Magdalena, Antonio, Laxina, Patricia, Bonifacio, Reynardo, Marceline, Faustino, Laura, Marta, Alejandro, Otang Ortega, Leticia, Winijan, Josefa Alabat, Carmencita, Luz Bautista, Rodolfo, Luz Biminda, Crescencia, Benedicta Francisco, Leticia Apostol, Ariel Arturo, Fermina, Hipolito, Israelita, Antonio, Herberto, Sagipid, Tirso, Aurelio Sr., Estelita, and Danilo Arboleda, Nora, Raquel, Mariano, Mamerto, Rian J., Agustin, Antipas, Andrian, Manuel, Felix, at Tomas III. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancil, tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus,
papakinabangan mo kami ng kaniyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa timbanal na pagdiriwa ngayon ay ang atin pong kura paroko, Reverend Father Douglas Libanong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwalin, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya ay ating sambitin, paano di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 26 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay pinagdiriwang din ang Mission Day for Religious Sisters. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami, Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami, Kristo, kawan mo kami. Kawan mo kami.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos at inangangin, amang makapangyari. Panginoong Yesu Kristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanang Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Itinuturo ni Propeta Ezekiel na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon ng tao na magbalik loob sa Panginoon. Ang panalangin niya ay isang paanyaya sa lahat na sundan ang landas ng pagbabagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Puon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain. Wagas mong pag-ibig. Kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod.
Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong bunitain, wagas mong mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Iyong bunitay, wagas mong ipinapaabot ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ang kagandahang dulot ng pagpapakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginantimpalaan ng kaluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kaniyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matangag. Pagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Wini-welcome po natin ngayon ang buwan ng Oktubre. Unang araw ng Oktubre. At muli, no, sa atin pong paanyaya na ang pagdarasal ng Santo Rosario, lalo tigit sa buwang ito ng Oktubre. Kung kaya't naririto po sa harapan natin ang larawan o imahe ng Birhen ng Santo Rosario upang alayan po ng bulaklak linggo-linggo. No? Bilang bahagi po ng atin ding pagdiriwang ng kapisahan ng Santo Rosario. Nung nakalipas na linggo, nagtapos po tayo doon sa kwento, no? Hindi lagi pong hindi tapos ang dulo dahil ito ay nagiiwan sa atin ng hamon na kung tayo po ito, ano ba ang ating magiging reaksyon? Ano ba ang ating gagawin? No, laging mayroong pagkilos na dapat tingnan. Kasi ang sabi dito, yung sa dulong bahagi, yung mga unang tinawag para magtrabaho sa ubasan ay nagreklamo kay doon sa may-ari ng ubasan na bakit kasi pinagpantay-pantay yung upa. Inaasahan kasi nila na sila yung makakatanggap ng higit na malaki. No? Dahil nga mas nauna sila. So yun yung kanilang naging mentality, no? Bakit pinagpantay-pantay naman ninyo? At ang sagot ng may-ari ng ubasan, wala ba akong karapatang gawin ang tungkol sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang
sa kabutihang loob ko. At doon, wala na tayong narinig pa kung ano ba, tinanggap ba nila o nagmatigas sila. Kasi nga, tayo ang sasagot noon. No? Tayo na. Dahil, ano ba, masaya ka ba na mayroon din natatanggap ang iba o nananatili tayo doon sa mentality natin na dapat tayo ang mas maraming natatanggap. Masaya ka ba na mayroon ding biyaya ang ibang tao, hindi lang ikaw? O nagtatampo ka pa rin hanggang ngayon dahil hindi mo matanggap na mayroon din ang iba? Kaya ngayon, sa linggong ito, pinagpapatuloy din ulit ang pagpapaliwanag sa mga Pariseo at mga iskriba para maintindihan nila kung ano at paano kumilos ang Diyos. Sabi nga po sa unang panalangin natin, no, sa pambungad, ang sabi, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Ganyan ang Diyos. Laging handang magbigay ng pagpapatawad para sa mga taong umihingi at nagsisisi. May habag po ang Diyos. Hindi lang basta hustisya, no? Hustisya, hustisya. Nakakalimutan natin yung compassion. Nakakalimutan natin yung habag na dapat at nararapat ibigay sa isang taong. Malinaw po ba? Uy. Ano ba? Itigas na naman ang ulo ninyo, ano? Kaya nga dito, halos no, nagbigay na ng talinghaga o ng kwento sa Jesus na madali namang, no, madali tayo makarelate. Madaling ipaliwanag o unawain kung talagang bubuksan lang natin ang ating mga sarili. Matutusin, self-explanatory na ito eh. Kasi ito rin yung nagiging ugali natin madalas. Tayo bilang anak sa ating mga magulang. Ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ano bang ginagawa, di ba? Kung tutusin, tayong bilang mga anak, kapag tinawag tayo at inutusan, nagdadabog tayo. Ayaw natin. Pag inutusan ka, magugas ng pinggan, maglinis ng bahay, ayaw mo. Pero kalaunan, nagbabago isip mo. Sinusunod mo din naman. Meron din naman tayong mga ugali na pag binibilinan tayo, pag inutusan tayo, opo, opo, opo. Pero natapos na yung araw, wala kang ginawa. Pero ito po, no, pareho itong nakakasakit ng damdamin. Para sa magulang, no, nakakasakit ito. So, ganun din, pinapaliwan, nasasaktan din ng Diyos sa bawat pagsuway natin. Pero hindi nga natatapos doon sa nagiging sama ng loob. Kasi nga, mapagpatawad ang Diyos. Oo, pwedeng nasasaktan natin na kapag sinabi niya at tinawag niya tayo, tungo sa pagbabago, uy, magbago ka na. No? Baguhin mo na ang iyong sarili. At pag sinabi mong hindi, malulungkot ang Diyos, pero hindi pa yan titigil. Ihintayin yan yung araw na magbago ka. Ikaw mismo magkukusa kang magdesisyon. Pero nakakasama din ang loob na sumagot ka ng opo, opo, gagawin ko po, opo, magbabago na ako. Pero at the end, hindi ka naman nagbago. Mas nagiging masakit, parang mas masasaktan ang Diyos. No? Bilang magulang, mas nasasaktan ng Diyos yung sa pangalawang ugali ng tao na kunyari ang bait. Pag nandiyan, nakaharap mo, ang bait. Pero pag wala na, nakatalikod na, doon balik sa masamang ugali. Yun yung mas masakit. I'm sure sa mga magulang dito, mas makaka-relate kayo dito. Sa mga kabataan na naririto, nandito dito pa yung
ugali na sa umpisa umaayaw pero sumusunod, nagiging mabuti. O yung pangalawa na mabuti kapag nandiyan dyan pero nagiging masama. So, nasaan tayo dyan? Kasi sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, kapag ang isang masamang tao nagbago, naging matuwid, nagpakabuti, mabubuhay siya. Pero kapag ang isang mabuti, nagpakasama, mamamatay siya. So mayroon tayo laging desisyon. Kaya nga kung ano ba nagiging desisyon mo ngayon, nagiging mabuti ka ba o nagiging masama? Alin sa dalawa ang pinipili mo? Malalaman din naman yan dito kung masasagot din natin yung sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos, nagbibigay ba sa iyo ng saya o kasiglahan ang pinipili mo? Nagiging masaya ka ba na kwento ka ng kwento ng buhay, ng may buhay ng ibang tao? Na sa kwento, madalas, no? Pag tayo nakikwento, ikaw ang bida, ikaw ang api. Yun ang makadalasan. O ang tanong, masaya ka ba dyan sa ginagawa mong yan? Sa ginagawa nating ito? Sagutin nyo na. Uy. Sagutin nyo na. Kasi kung hindi, eh baka ito nga yung tawag sa atin na baguhin. Marami tayong kailangan baguhin. Ang problema kasi kapag hindi na natin nakikita na marami tayong dapat baguhin sa ating mga sarili. Yun ang malaking problema. Yan nangyari, pabida, di ba, no? Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi pwedeng pabida. Kung gusto mong pabida, dun, palitan mo si Jollibee. Bida ang saya dun. Pero dito, ang tawag sa atin, magpakumbaba. Kenosis, yung tinatawag, no? Pagpapakumbaba. Sabihin nyo nga, kenosis. Yung pagpapakumbaba yan. Yung pagpapakumbaba na makita natin yung pangangailangan natin mismo sa sarili natin na magbago. Kasi crucial yan. No? Yung tayo po ay aabutan na ng katapusan ng buhay natin dito. Crucial yung kung ano ang pinili natin. Mula sa pagiging masama ba, nagbago tayo at sinikap natin mabago? O mula doon sa umpisa na inaakala nating mabuti na tayo, kaya wala tayong binago sa sarili natin. Kung wala tayong binabago, ibig sabihin, di natin kailangan ng Diyos. At kapag sinabi natin, hindi na natin kailangan ang pagpapatawad ng Diyos, hindi natin kailangan ng Diyos. Ayun yung sana, no? Araw-araw, makita natin na kailangan natin ng tulong sa pamamagitan ng awa at habag ng Diyos. Yun sa mas maramdaman sana natin ito, no? Sa bawat pagdalo natin sa misa, ang pangangailangan at yung pagtawag ng Diyos sa atin na gumawa ng mabuti, magpakabuti, maging mabuting tao. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may katlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririt at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang Mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksi nawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa inyong paanyaya upang sila'y maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap nawa buksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming relihiyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters, ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksi nawa nila ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat at tatanging kahilingan para sa mga may sakit, ang mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan,
Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagdatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ang kalahati ang lahat at buwaw sana, buwaw sana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, at inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa gabagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Clarita, Norris at Alberto na tinawag mo mula sa daigdig na ito.
Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Ngayon at magpapakailan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa. Nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Do
Cheme facere voluntatem tuam quia Deus mei. Teach me, Lord, to do your will, for you are my Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong gaganapin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Umupo po mo. Sakin paglalakbay sa buhok ng buhay, sa ligay at lumbay, maging talang gabay. Ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko. Ngayon po ay unang linggo ng buwan, kaya tinatawagan ko po lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Oktubre. Ari po pumunta sa harapan para sa pagbabasbas at espesyal na panalangin. Diyos ng sanglilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Tingin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa niya ang darating na mga masayang taon. Lahat na ito naway maging kalugod-lugod sa iyo.
Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa inyong kaarawan. Maligayang, maligaya. Happy birthday po. Sa darating na October 4, kapisahan po ng San Francisco ng Assisi. Kaya sa mga magsisimba po ng umaga at hapon, pari niyo pong dalhin ang mga alaga ninyong hayop para atin po itong mabaspasan. Yung mga alaga po, wag na yung ugaling hayop. No? Kundi yung mga alaga po na pwede niyong madala. Kung may ahas, siguraduhin niyo lang na nakapulupot sa inyo yung ahas. No? Pero dahil si San Francisco na Assisi ay patron din, no, ng mga hayop o ng nature, kaya atin po ito babaspasan sa misa po ng Miyerkules, ng umaga at ng gabi. Okay po? At salamat po sa mga nagtulong-tulong para maayos po yung ating luhuran. Hindi na kayo nakangiwi pag lumuluhod. Hindi na masakit sa tuhod. Tama po ba? Pero dahan-dahan naman kasi maingay kayo magbaba. Talagang so, papalagyan pa natin ng goma para hindi maingay, para mas maging komportable ang inyo pong pagluhod. Ingatan lang din po, no, yung mga foam ng luhuran ng atin pong mga silya. At salamat po sa mga patuloy na sumuporta, mga nagpadala ng donasyon, mga pledges nitong nakalipas na buwan ng Setyembre. So ngayon po ay October na. So ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami sa patuloy ninyong pagsuporta sa atin pong simbahan, Birhen ng Solita. Hindi nakalimutan. Mamayang hapon, alas 4, ay magkakaroon po ng simultaneous praying of the rosary sa mga barangay. So kung saan po kayo nakabilang, sana po pag alam ninyo, no, na nagro-rosaryo na, ay mag-join po kayo bilang panimula ng atin pong buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario. So, at gabi-gabi po ay ilalivestream po ang pagdarasal ng Santo Rosario, maliban po ngayong araw na ito. Dahil sa alas 4 po gaganapin yung mga pagdarasal ng rosaryo sa mga barangay. Pero sa mga susunod na araw, sa gabi po ang pagdarasal ng Santo Rosario. Kung hindi kayo makapunta dito, ila-livestream po ang pagro-rosaryo. Magsitayo na ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Humayo na't ipangyan kanyang pagkaling at habang sa buhay, pag-ibig at katatan, handa ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Paya, kanyang pagkalinga habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.